Hi guys, I'm back again. May share na naman po ako sa inyo tungkol about sa pagpapapayat. Kung paano po akong pumayat. Before that, please subscribe sa my channel and click the button bell if ma-notification ka if may mga bago akong video or vlog na gagawin. Kaya subscribe na guys. Okay, impisan ko na po yung kung paano ako pumayat. No? So, ang ginawa ko lang po almost hanggang ngayon naman po ay nag-ano pa rin po ako, nag-maintain po ako ng kilos ko and waistline ko. Yan po ang ginawa ko po, fasting. Mabisa talaga siyang gawin, pampapayat fasting. Yan po, so ganito po yung ginagawa ko. Sa umaga po, kumakain po ako ng marami, as in maraming kanin, gulay, kung ano gusto nyo kainin, kainin nyo. Pero po pagdating po ng alas 3 o alas 2, kasi ang kain ko ay almost sa 8 hours. Kain ko sa umaga alas 7, tapos stop na ako kumain ng hanggang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Yan. So, ang ginagawa ko na lang, pagdating ng hapon, alas 4, alas 5, nagtsatsaan na lang ako niyan. Nag-green tea na lang po ako niyan. Tapos po, nag-ano ko, nag-biscuit na lang po ako. Yun po sa gabi po, ganun po. Tsa-tsaan na lang, green tea na lang. Hindi po, wala na pong, wala na. Pagdating po ng mga halimbag, nagugutom alas 7, alas 8. Kasi alas 9, tapos na yung trabaho ko. Ganun po. So, nag-green tea na lang po. Tumiinom na lang ako ng maraming tubig. Hindi na ako nakain talaga sa gabi po. Yun po, mabisa po talaga siya. Tapos po, syempre po, kasamahan nyo rin po ng exercise. Before po kayo matulog, mag-exercise po kayo. Talagang napakaganda po. Lalo po yung exercise na plank. Napakaganda po yun gawin. So, yun po. Ganun po ang kabilis pumayat. Ito po ang kilo ko noon. Before po ako pumunta sa Saudi, 68 kilos po ako. Napakataba ko po noon. Ngayon po, ito po ako. Nung mataba pa ako. Ngayon po, ito na po ako nung mapayat na po ako. So, ayan po. Malaki po pagkakadiferensya. So, ganun po. Fasting. Mabisa po siyang pampapayat. So, dahan-dahan lang po. Bago po, pagka nagpa-fasting tayo, una po, start talaga pong napakahirap. Sobra lahat ng mga gusto mo kainin dati. Hindi mo na babawasan siya. Unti-unti mo na siyang babawasan. Dati, kumakain ka ng 3 rice. Ngayon, babawasan na lang siya ng 2 rice na lang. Kung halimbawa nagka-fasting katulad ko, o ayaw mo ng fasting, so kakain ka ng 3 times a day, so babawasan mo na lang ang pagkain mo kanin. So, kasi ako ganung ginagawa ko. Sa umaga, nakain ako ng marami. Tapos, kung nagutom alas 10, kumakain din ako hanggang alas 12, hanggang alauna. Pero pagdating ko ng alas 3, alas 2, hindi na ako nakain yan. Stop na po. Mga mag-tsaan na lang ako, biskuit, ganyan na lang ako. Pero pagdating ng gabi, hindi na, wala na. Tsaan na lang ako, tsaka tubig. Maraming tubig po yan po, ang the best. Maraming tubig. Inom ng maraming tubig para po ma-maintain po natin yung kagandahan ng ating kutis. Tubig lang po yan, sekreto rin din dyan. Sa sunod na vlog ko lang po yan, iyaan sa inyo, isi-share. So, ganun po ang ginawa ko, fasting. Pagkain po ng marami sa umaga. Hanggang alas 2, alas 3, hindi na kumakain yan. Maganda po. Tapos, before pa matulog kayo, yun, mag-exercise po kayo. Lalo na kung ang gusto nyo, lumiit yung chan. Kasi ako, ang goal ko noon, lumiit yung chan. Lumiit naman po yung chan ko. Ngayon po, ang waistline ko po ay naglalaro sa 25 to 24. Lalo na po, di ako kumakain, 23. Yun po. Sana po, pero kung ano po, yung, kung, siyempre, hindi yung agad-agad kayo papayat, siyempre, di ba? Bawasan natin pagkain natin ng medyo matatamis. Yan po, number one po yan. Nakakataba. Lalo na yung mga shake. Na mahilig po tayo sa shake. Bawasan po natin yan. Hanggang kung sa isang linggo, almost everyday ko yung nabili. O isang araw, 3 times. Bawasan natin. Bawasan natin 1 times. Tapos, unti-unti natin bawasan. Lahat ng mga kinakain natin nakakataba. Lalo na yung mga burger fries. Yan. Hanggang sa alagaan natin katawan natin na maging fit and healthy. Kasi ako ganun, dahan-dahan ko lang ginawa. Hindi ko binigla kasi mabibigla rin katawan mo. Kasi mapangit din po yung ganun. Dahan-dahan po hanggang sa maano nyo na lang sa mind nyo na, masiset sa mind nyo na, uy, biglang nag-change yung katawan mo, ganun. Biglang nagbago yung kilo mo, ganun.
unti-unti yung nagtataon yung kilos, mga ganun ho. So, kung mag-start ka pa lang ng pagda-diet, sa umaga, ano ka na lang muna, mag-tinapay or kape o cereal, mga ganun. Tapos kung sa tanghali, kung nakain ka ng 3 rice, bawasan mo ng 1 rice. So, sa gabi, sa hapon, ganun din. Kung 3 rice, gawin mo na lang 2 rice. Ngayon, sa susunod na buwan, expect mo na bawasan mo na lang siya ng gawin mo ng 1 rice na lang sa lunch. Tapos di, sa dinner, ganun na lang din. 1 cup of rice na lang din. Hanggang sa ma-maintain mo na lang yung tamang kilos na gusto mong mag-goal para ma-maintain mo yung tamang pagpapapayat sa sarili mo, pagpapasexy, ganun. Para maging physical fit and healthy. Lalo na huwag natin kakalimutan mag-e-exercise. Kung may available kayo sa gabi before kayo maturo, mag-exercise kayo kahit paano. Susunod ko na lang vlog yun, i-share sa inyo about sa pag-exercise. Kung ano-ano yung mga ginagawa ko pag-exercise para lalo rin akong pumayat at sumeksi. So, guys, sana nakatulong yung pati-share ko sa inyo kung paano pumayat. And sa susunod na vlogs ko, i-share ko kung ano yung mga ginawa kong exercise na paano nakatulong sa akin para lumait yung chan ko at naging physical fit and health ako. So, thank you guys and God bless. Guys, sa huli lang po yung picture ko, sorry, kasi hindi ako marunong mag-edit kung paano i-attach dun sa video ko yung picture ko na nakagalon ako yung gamay ko. So, iniless ko na lang siya dito sa video ko. Makikita nyo na lang yung before and after ko. Yung mataba pa ako kasi mapayat ako. Thank you guys. God bless.